Hi, good morning. Hello, hello, hello. Magandang umaga ng Hercules sa ating lahat. So, galing na naman po ako. Naghatid ng ating alaga sa school. Saan po? Ngayon ay mayroon silang Halloween costume. Lahat ng mga bata sa school ay naka-Halloween costume. Kaso lang bawal po natin kasama dito ang mga bata. So, hindi po pwede. Ngayon po eh, naglalakad na naman po ako pa-uwi. Sasakay na naman po tayo ng bus from Macau going to Taipasay. Kasi malayo po ang school ng alaga po. Kaya kung umaga po, ganito ang buhay ng isang FW. Papasok ng 7 o'clock in the morning. Tapos, mag-prepare ng dalawang bata. Plus yung baon nila, then breakfast ng amo. Medyo mahirap. Kaso lang kayang-kaya natin yan, mga ka-OFW, diba? Fight-fight lang. Go, go, go. So, papasok muna ako dito sa Flora Garden. Marami po dito yung mga nag-exercise ng mga matatanda. Para lang po tayo makalanghap ng sariwang hangin. Galing po sa mga first na halaman. So, actually, nandito ako sa Flora Garden. Mayroon po ditong cable. Ayan. Kaso lang, wala tayong time sumakay. Kaya po, susunod na lang. Ayan. Sasakay dyan. Sarap po ng hangin dito. Napaka-presko. Ayan po. Ito po tayo sa gawing kanan. Makikita po natin yung cable. Yun po. Yan. So yung cable na yan galing dito sa Flora Garden, paakyat ng Gaya. Doon sa Gaya po, marami po doon mga tanawin. Tanaw po yung buong part ng Macau side. Paborito po ito na lugar ng mga matatanda. Kasi yung mga matatanda, alam nyo mga pangyaw, mahaba ang buhay nila. Kasi mahilig silang mag-exercise tuwing umaga. Hindi kagaya natin na tamad yung ating mga nanay pag 60s na. Nakaupo na lang. Pero sila po nag-exercise pa. Kaya umaabot usually yung buhay nila ng 80, 90. Yan po. Nakikita niyo po. Yung si nanay, oh. Lalakad pa siya, oh. Marami po ng exercise. Yan. Yan. Ito po yung lugar. Ito po. Semana Verde de Macau. Diba? Dito sa Macau po, kahit sa ang sulok, kung pwedeng lagyan ng mga park, naglalagay sila para po yung mga nakatanda, mayroon silang malagyan ng flora. Ganda ng black po. Ayan po. Maganda. Sarap sana umakyat sa taas. Ito lang po. Kagahulin po ng oras. Dahil naghatid lang po ako ng aking alaga. So, ngayon,
bababa na po ako saglit para po sumakay ng bus pabalik na po sa trabaho. So, sana guys, nagustuhan nyo ang aking pag-share sa aking pang-araw-araw na buhay bilang OFW. Maraming salamat po. Sana magustuhan ninyo. Sana paki-like. At kung may time, paki-subscribe na rin. Thank you. God bless us all. Don't forget to pray every day. Bye-bye.